So, welcome to another beginner big bike segment. Nandito tayo kay Bristol Lanang, Davao. May bago kasing dumating sa kanila. Long time, no bike vlog. Pero ayan, makapag-bike vlog ulit tayo. A good morning, Rev po. Coming from Bristol Lanang, Davao City. So, isa na naman to sa rason kung bakit napabisita tayo sa isang showroom. Although, unang silip ko kaagad, laki ng radiator niya eh. Kukumpara natin yung radiator niya sa isang motorbike na crush ko din. Pero, let's give it a proper view. Kanyang key, hindi katulad ni QJ na yung tipong binigyan talaga ng pansin, pero if you are going to take a look at the product itself, pagkaganda-ganda, sasabi mong pang beginner, big bike siya, tapos parang race replica na rin. So ating masimulan sa looks, yung una siyang nilaunch, napanood lang natin sa YouTube, sabi ko if I could get one, I would pick the red, pero iba talaga kapag black yung color eh. Napaka-aggressive ng kanyang datingan and makikita mo lahat ng kurba, makikita mo lahat ng mga light colors sa kanya na dapat mong ma-appreciate. Sinilip natin yung kanyang radiator at saka yung radiator ni SRK RC600. Confirmed, mas malaki yung radiator ni 450RR. Sa loob ng kanyang fairings, meron siyang 443cc liquid-cooled engine. Naka-dual overhead cam na siya with a proper inline 4. Kanyang power, kayang pumiga ng 52 kilowatts. That's about 69.7 horsepower at 13,000 RPM. 39 Nm of torque at 10,500 RPM. Ang kanyang top speed, 220 km per hour. Kanyang 0 to 100, 4.2 seconds. It's not that bad if you're going to ask me. And isa siya sa pinakamagaan eh. It has a quick shifter on the outshift, downshift, wala po. 6-speed manual. And this bike is actually activated. Nag-isa pa lang dito sa Davao City, so paunahan ng style nito. Sound check tayo. Kanyang fuel tank, pang big bike din, 14 liters po tayo, and ang kanyang fuel economy, 3.98 liters per 100 kilometers, that's about 25 kilometers per liter, and some change. 780 millimeters po tayo sa kanyang seat height, medyo may kataasan, pero abot naman po ang kanyang curb weight, 165 kilograms only. So isipin mo, 450cc, isa sa pinakamagaan na sport bike na mabibili mo ngayon na inline 4. Massive shoutout kay Mami Kai, she's 5'3". Abot naman po, dalawang paan nakababa. Inside niya na rin. Ganda tignan eh. Yung kanyang clip-on, hindi masyadong committed, tamang-tama lang. Pero yung kanyang upuan, baba talaga, racing talaga yung type. At saka pati na rin yung foot peg, medyo naka-atlas. Tuhin natin yung vlog through its ground clearance, although it's not that much, 140 millimeters po. At saka ang kanyang wheelbase, 1,385 millimeters. It's not that bad. It's still one of the most considered beginner big bike na mabibili mo dito sa Pilipinas. At saka ito dapat yung na-appreciate natin, yung seat. Kasi nga, usually sport bike is uncomfortable to sit on. The material given, properly done, and hindi pong parang uupo ka sa Lamborghini. There's a variation on this part. The stitching is black, not that much variation you can see. And also yung kanyang seat sa kanyang pillion peg, although maganda at saka de kalidad yung material na nilagay, manipis talaga siya kasi nga race replica yung datingan. So pagdating sa kanyang dash, ganito po, TFT na po tayo. And the front cockpit, my dear friends, if you're going to check, maganda pagkakayari. Hazard on this part, turn signals, busina, malakas,
kapag nailaglag niyo yung ganitong motorsiklo, at least ito lang yung mababali, magagamit mo pa yung inyong bike, kumbaga. Same thing as on this part as well, may difference, ganun din. And adjustable po tayo on this part. Kill switch and control po ng kanyang lights nandirito po. Modes, dalawa lang. Eco and sports, yun lang. Temperature on this part, odometer makikita mo, speedometer, RPM, revs up to 16,000. And may traction control and may dual channel ABS po siya na technology. And kung titignan nyo, ayos eh. At saka nagustuhan ko rin yung dating ng kanyang grips ha. Yung tipong kakaiba, parang nasanay na kasi tayo sa mga Hapon. So at least refreshing yung binigay nilang grips dito. At saka pati na rin po yung kanya recreasebois. Ganda din ang pagkakayari. The front is properly designed, my dear friends. Windshield properly done, even though it's not tinted. Maganda po ang pagkakayari. Ito yung mga nagustuhan ko sa China bikes. Yung tipong you have a reason para patayin mo yung ilaw to save power at least. Pag nakapatay yung ilaw, dito po tayo. Adjust nyo po dyan kapag nakabukas yung DRL and yung kanyang main light. And integrated din ang ating turn signals. Meron siyang at least carbon fiber hint on this part. Kaya ako sinabing race replica, MotoGP yung datingan, nilagyan na rin ng winglet, at saka na din ang low-key, at saka masasabi mong compliment sa kanyang design is this part. Ayan o. May butas, I'm not quite sure if it's daluyan ng hangin or for performance, pero ayan, may butas siya sa harapan. Nothing much to say on the front fender, maganda at saka maayos ang kanyang pagkakapinta. Frame din, maayos din. Masasabi mo talaga mga dekalidad yung nilalabas ni Bristol. Kung di mo afford ang V4R, masasabi mong eto na lang. Kasi tignan mo, black color scheme on this part, sa kanyang tank gray, tapos sa kanyang lower part ng kanyang fairing is gray din. And may mga pula siyang hits. So. Also, naka underbelly exhaust din tayo. That is easily replaceable. Pwede mo pagkaanin kumbaga. Pero mas maganda na ganyan na lang talaga siya. Kasi maganda din naman yung kanyang startup na tunog. Kanyang swing arm, banana type, with a proper matching on the mudguard. Tignan nyo yung pagkakagawa. Damn, medyo maluwag nga lang on this part. Tsaka pagdating din sa kanyang tanke, maayos din ang pagkakayari. The branding, it's a sticker. Maayos po ang pagkakalagay. It's a bit futuristic for me. Na yung tipong out of the box yung kanyang pagkakagawa. Same thing as on this part, although yung sticker niya, masasabi mo talagang sticker siya or decals, you may remove this. Yung shape ng kanyang tanke, maayos din ang pagkakagawa. And nakaangat talaga yung legs mo. Usually yung kurba ng kanyang tanke, dito yan, kung hindi sport bike. Since it's a sport bike, nakalagay talaga dyan. Properly done. And this is what I appreciate on bike companies like this. Kasi yung kanyang tail, ang ganda po. Although nakakita na tayo ng ganitong type of brake light, isang Indian manufacturer, but this one, sa big bike sa ngayon, ito pa lang yung una nakikita kong ganito yung kanyang brake light. Maayos naman din po ang pagkakayari sa kanyang turn signal sa may likuran. Ayun, ganda eh. And may butas siya dito eh, daluyan ng hangin yan. At saka masasabi mong bago talaga siya kasi tignan mo oh, manufacturing month, July 2024 po siya. It was just about months ago nung na-manufacture siya, diniliver ka agad dito. Yung sport model nila na available sa ibang bansa pero hindi po available dito, naka full adjustable KYB suspension po siya harap at sa kalikuran. Yung napunta sa atin, sa harapan, inverted, non-adjustable, sa may likuran naman with preload adjustable. At saka i-promote ko na lang din yung branding nung kanilang brake lever. It's the same branding of the caliper. Yung kanyang EFI is Bosch. I would assume na yung kanyang ABS na rin is operated by Bosch. Naka 300mm dual disc brakes po tayo sa harapan. Sa kanyang likuran naman, 220mm. It's not that bad if you're going to ask me kasi nga magaan naman itong motosiklo na to. So it doesn't need that much force when it comes to the braking power. Ang kanyang gulong, makapal po harap at saka likuran niyan, my dear friends. 120, 70, 17 po tayo sa may harapan. Sa may likuran naman, 160, 60, 17. And I would say this is a proper 400cc big bike. Kasi nga, napaka-minimal na ng mga dapat mong baguhin sa kanya. In terms of the looks and also in terms of the performance. Presyo nitong motorcycle na to nasa 368,000 Philippine pesos dito kay Bristol, Lanang Davao. And massive shoutout kina Sir Leo at saka kina Ma'am Daisy for allowing me to vlog in their showroom. Ayan, ang ganda ng itsura eh. Damn! A fresh looking motorbike. Menacing din
yung kanyang itsura, magaan, and masasabi mong pwedeng-pwede talaga pang beginner. At least 5'3" or 5'2", pero kung 5'2" pa, dapat abot mo talaga. And sanay ka sa bigat. Ito para sa akin, ayos na ayos to. Yung tipong pang daily mo, short white, pwedeng-pwede siya. So, and my dear friends, let me know in the comment section below what you think about this beautiful bike right here. Again, nakalink in the description tayo sa ating mga sales. And Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you in the next. Pakis, my dear friends. Thank you.